in the 11 years of Born to be Wild, napaka-rare ng sightings namin ng civets. Napakahirap nilang hanapin sa wild. Pero may isang lugar kung saan sila madalas mapadpad. Almost all rescue centers that we've been to, parating may mga nilo, musang, or the civet cat. Kung anong dali na hinuli itong mga civet cats na ito, siya namang hirap ng pag-re-release. Morning, Sir Ian. Morning, Doc. Uy, Kim, kamusta? Nandito na naman tayo. Yung Tagum Rescue Center, we have a long-term relationship with them in terms of treating different animals. Nandyan yung nag-treat tayo ng Philippine hawk eagle na may bala. Trinit natin yung mga serpent eagle. So, wow, you know, it's a very good initiative from your part na to do release na kasi, di ba, the longer the animals stay in an enclosure, pati yung kanilang behavior medyo nakaka-apekto din sa pagbalik sa kanila sa wild. Yes, Doc. Kasi itong rescue center natin is tatlong R tayo dito. Mm-hmm. Rescue, rehabilitate, and then release. Karamihan raw sa mga milo o palm civet cat na nasa center, kinuha sa wild para alagaan. Hindi sila sanay pinapakain mo talaga. Masanay silang mag-hunt ng kanilang food. Yun ang mahirap kasi mga 3 days to 4 days before talaga sila kakain. Itong enclosure na ito is not very ideal. Napakaliit para sa kanila. Ito yung tatlong kulungan and yung isa nandito na sa kulungan. Ano, na sila na yung nag-transfer. And we have 2 more. Ay, nandito yung head niya. Hola. I thought I had his head already on my left hand. Kaya lang sa weaker hand, ito siya nahuli. Dapat yung aking right hand. Okay. Kapal ng leg niya. Okay. So, ito yung area kung saan sila nagsisikrit ng mga oils, ano? Yun yung amoy pinipig na sinasabi nila. Kulat, no? You're not! Takban mo sa side niya. Yan, napasok na natin sila sa kanilang mga transport enclosure. While it's not too hot, the other difficult part of the release is finding a release site. Yung community is another factor. Kailangan, pagka magre-release ka ng mga civet cats, you need to educate the people. So it's what we call IEC or Information Education Campaign. We're finally here in your new home, huh? As an animal keeper, nagbantay sa kanila for how many months, masaya para din sa kanila. Yun si, oh. Nang biglang... Oh, ay, nakawala na! That only means na yung kanyang wildlife instincts, it's very much in there. Sliding yung door niya. And let's see. Nakita natin na mailap pa rin siya sa tao. Tingin sa kaliwa, tingin sa kanan, tapos amoy-amoy. The moment na nakalabas siya completely sa cage niya, anong na-feel niyo? Overwhelming. Yes, release. Parang malayang-malaya na siya. Balik sa kanyang natural na tahanan.
Exactly, ganun din yung naramdaman ko. It did what it had to do to escape from us. Yes. So, all right. Thank you, Doc. Thank you. Thank you. Good job, ha?